Kagandahang nalampasan ng matitinding pagsubok at kontrobersya. Ito ang kwento ng beauty queen turned actress Pilar Pilapil. Pang-anim sa 10 magkakapatid at pinalaki ng kanyang tiyahin sa Liloan, Cebu. Hindi man niya pinangarap ang buhay sa harap ng kamera, tila ito na ang itinadhana para sa kanya. Tita, ano yung naging pangarap mo when you were younger? When I was in high school, I wanted to become a nun. Pero I was already acting in school, you know. When I was very, very young, like when I was a child, my family, they would put me up on a table and make me dance or sing, you know. 16 years old noon si Pilar nang kumbinsihing sumali sa binibining Pilipinas, kung saan siya ang nanalo at naging pambato sa Miss Universe pageant ng taong ding yon sa Amerika. Were you as confident as you are today? Of course not. I was not as confident, but I was not vain. My mindset was more on, oh, sige, you know. Parang fun lang. Yeah, okay, you want me to join, then okay. Natural turnout of events is after you become a beauty queen, you become an artista. Fernando po got me for a movie. I was not ready at that time. I won 67, diba? So a year after that, they went to me again. And that was the time that I think I said, yes, okay, let's make a movie. Naging award-winning actress si Pilar at napareha sa mga tanyag na leading men ng kanyang panahon, kagaya ni na Action King Fernando Poe Jr. at King of Comedy na si Dolphy. Mula sa kanyang pagkakaling kay Dolphy, naging kontrobersyal din ang kanyang buhay pag-ibig. Mula sa ama ng anak niyang si Pia, hanggang sa pagpapakasal niya sa isang Espanyol noong 1986. Isang pagsasamang na uwi rin sa hiwalayan. Hanggang noong 2002, muli siyang nagpakasal kay Pastor Bernie Peñas. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, nanatiling maningning ang bituin ng isang Pilar Pilapil na kinikilala bilang isa sa pinakamagandang mukha sa industriya. I'm sure all your career you've heard that you're beautiful. Ano bang ibig sabihin ng beautiful? I think it's the heart that is humble and somehow giving and it's a good heart within you that makes you even more beautiful. You put up your own foundation. Well, the foundation is all about, it basically focused to children. You go to Baseco, where my ministry is, and there's so many children there that are hungry, even old people that die of malnutrition. The foundation has built a multi-purpose hall that is being used as a school. We have medical missions, feeding programs, aside from the spiritual nourishment that we give. Ngunit isa sa kanyang pinakamatinding pagsubok ay noong 2011 na maging biktima siya ng isang karumal-dumal na krimen na halos naging mitsa ng kanyang buhay. Dahil dito, mas lumalim pa ang kanyang pananampalataya. At sa kanyang muling pagharap sa buhay, naging tuloy-tuloy naman ang natanggap niyang biyaya at isa na dito ang teleseryeng Ina, Kapatid, Anak. How close is Tita Pilar to Yolanda, your character in the show? Straightforward lang talaga ako. Take it or leave it. I'm more outrageous. I'm more flamboyant. Yolanda is more reserved and a bit more controlled. You've been through so much. Yeah. Ano ba yung mga natutunan mo? Life is a cycle. Sometimes we never learn. So the most important thing is to just keep as much balance as you can. Because even in the Bible it says, anything extreme is not from the Lord. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you, Catherine.